Iniisip ko na lang talaga dito is kung papaano nila, kung sino yung mga magiging supporting cast nila dito. Kasi yep, syempre, pwedeng, itong, pwede din naman yung Khalid, yung Tank, nakita naman natin to. You've seen that before. Yep. Pero yung support dito is hindi pa alam for the side of Onyx PH. Yep, and Onyx PH naman, isa din sa mga team na pinaka-flexible yung support pick. Because of, again, the, just the massive hero pool of Oh My Venus. Now, good respect from Onyx PH to ban out the Hellgren as well. It's one of those picks na I'm actually surprised kasi they could they, that means na may medyo vulnerable silang pinoprotektahan sa likod. Sino kaya yun? Diba? Sounds like a Sicilian for me. I don't know. Onyx Sicilian? Question mark. Pwede. Pwede kasi no? Kapag ganito yung setup ng Onyx na last priority yung pick ni Venus, Sicilian to usually. The thing is, if we can predict that, I'm pretty sure NX, we can predict that. So what is going to be the counter pick? Let's see here on this last pick phase for alam mo, yung mga ganong, ano kasi, yung mga ganong heroes kasi, for, kunyari, yung mga Sicilian, yung mga control mages, parang sagot na ni, ano yun eh, sagot na ni Yujo. Kaya kasing mabot, yung, kaya niya mandragon dun sa likod eh. Yep. And here we go. Forward to this. Two picks for two their picks side. NXP One Solid, tank. What are you gonna go for? Atlas still available. Akai ba? Mag-akai ba sila? I don't think they do. Johed? Pero Johed's a good pick. Johed Akai. Johed Akai nga! Wow! Johed Akai. Alam ko hindi, pero it's gonna be an Akai. This is gonna be the first Akai for them, probably. Mm-hmm. Check natin yung stats mamaya. I'm checking it right now. It looks like it's gonna be a first Akai for Yawi. I haven't seen Yawi Akai yet. Probably, so... Hindi pa. Okay, so, magiging interesante to para sa NXP. At yung last pick naman ng Onyx PH, long-range ballistics, long-range damage mage. I mean, hindi pa natin alam kung yun talaga. Pero Rafaela... Support! Sustain ang gusto, ayaw ng bawas. Sustain ang gusto, yun yung sinabi ni Coach. Talin natin sa bilis. Sa bilis. Para makaiwas kayo sa ano sa Hurricane Nance, eto papabilisin ko kayo. Mm-hmm. Ganun ba yun? It is true. Interesting, no? Interesting. There is a... Itong picks na to coming out from both teams. I like yung factor ng Johed for the side of NXP Solid. Pero kasi pag gusto mo yung Johed sa side ng NXP Solid, kailangan magustuhin mo din yung ginagawa nung Rafaela doon sa side ng ano, ng Onyx PH. Kasi ang magiging dating dito, maghahabulan sila. Unlihabulan to talaga. Oo, mag-unlihabulan sila dito. Mag-ejector si Johed, tapos kailangan dumistan siya agad ni Venus or else medyo malambot na target yung ano, Rafaela. Mm. Ingat. So, a lot of things to consider. Yawi dito on the Akai. This is the first time that we're gonna see it. And, alam mo, napaka-ano eh. Ako, natatakot ako for Chester dito. Especially in the Farsa. Kasi, ang dali niyang abutin. Yung factor nga na sinabi natin yung kanina, tatlo, yung Khalid Alice Lane, panghabol na. Tapos meron ka pang Rafaela. So, ibig sabihin, yung movement speed nila, yung mobility nila, dinagdagan mo pa ng konting push kasi nga may Rafaela kayo. That's a very good point, but so, let's see if that's gonna be a factor. Tingnan natin kung matitinag ba si Chester ng mga dive ng Onyx PH as we head into Game 2, NXP Solid versus Onyx PH. Pipilitin ba nila mag-invade dito? Kasi tingin ko hindi dapat. Tatlo eh. Kasi Akai, tapos Johed, tapos nandito. Well, si Jay papasok. Yun yung ginagawa ni Jay dito. Tignan mo, kinukulit niya lang si MB and he will use that flicker. Almost, not really stealing yung buff, pero kasi na-takedown niya yung buhay ni MB. Yeah, I think that's the point. If you want to make Iaknu's laning better, kailangan mo tumulong sa bawas. And nakatulong naman kahit paano. Ngayon, pangungulit lang talaga ang ginagawa ng Onyx PH. They don't have the ability to go for the full invade. Mm-hmm. So right now, they will just try to get their own. Nakuha ba yung Lito? Nakuha ni Chester yung Lito Wanderer. That's a big deal. I mean, it's only one minion, but malaking bagay yun sa laban na to. Eh, tatandaan nyo, tinank nila dito yung buff. Sabi-sabihin, bawas-bawas sila dito in terms of mana, gumamit sila, pero yung Lethal Wanderer na yan, yan yung nag-equalize ng lahat ng bagay dito for the side of NXP. Tama yung idea dito ng Onyx PH na kailangan natin kunin yan para magkaroon ng pressure sa side ng NXP Solid at kailangan nila umuwi. Pero ang ginawa naman dito ni Chester, pinlame shot niya. Tama. And that is going to be a big question mark here. That they'll be able to do something here. Oh, flicker forced out of Iaknu or else kasi may ejector talaga siya patalikod.
And you don't want that to happen. Right now, si Jay magiging bodyguard dito sa bot lane. May ejector pa rin na magiging available. Mukhang mapapabawa siya ng malupit. Walang quicksand guard pag ikaw'y pinatalsik ng flame shot na naman. Chester, right on the cooldown, uses it against Jay. It's super effective. Okay. H2O, nakuha niya na yung crab coin dito. At tingnan natin kung paano sasagot tong Onyx PH. Wise on the Ling. Nakaikot naman siya. He's not really getting the kills right now. Pero kasi ito yung positive scaling factor ng Ling. Na kahit sabihin mong hindi siya nakakapag, ano, hindi siya nakakuha ng kills, as long as tuloy-tuloy yung farm niya, kaya naman talagang, kaya niya i-convert mamaya talaga yung damage output niya and mobility niya into kills. Translation lang yan eh. Yep, that's gonna be it. And that's, at the end of the day, it's all about whether or not may utilize mo pa rin yung kit mo, right? Utilization. And nagagamit ba to to get gold and to get some objectives around the map. Here we go though. NXP will be on the defensive for the meantime. Chester, naging watchtower, guard tower dito sa gilid with the Feathered Airstrike forcing Onyx PH na magbigay ng distansya at respeto dito sa may turtle area. Mag-update turtle. Ito na yung magiging next target for sure ng NXP. Yung Onyx PH gusto nilang ano eh, uminvade dun sa orange buff na yun. Hindi talaga. Malabo tapos talaga. Ang ginawa nung para sa nag-ano na siya, Feathered Airstrike. Yep. Si Jay dito, patakbo, kinabol siya ng dragon. Oh. Cyclone Eye, as if namang kailangan niya pa yon, lumilipad na talaga siya eh. Yep. Pinabilis pa. Exactly. Naging token na lang and hindi naman problema kay Chester. Yun! Ngayon ang makuha nila si Wise. That is a big catch para sa NXP. Nag-reset dito etong turtle. Ngayon, si Dilar, yung pinaka parang retribution substitute nila, eh malayo. Malayo. Mahirap din pumasok. Malayo. Ngayon. Mahirap din pumasok dyan kasi binabantayan na din siya ni MB. Kumbaga, inaantay na ni MB na lumabas siya dun sa mga gilid-gilid ng jungle nila eh. Pero kasi, ito na yung pinaka ano, pinaka factor na kailangan tignan for the side of NXP Solid. Kanina ganito din yung start nila. Yes, they actually help si hero kanina dito ni H2O na makuha yung mga early turtles. But the thing is H2O siya yung nakakuha ng early powers, makakakuha ng early power spike ngayon with that turtle, with all the objectives and with all the kills na nakuha dito na NXP Solid. Onyx PH on the other hand, hindi pa sila lumalaban dito as 5. Hinahayaan talaga nila si Iyakno mag-scale muna. Iyakno na sa'yo lahat ng pressure, pero ang sinasabi lang nila, kunin mo muna yung orbs mo. Kapag nakakuha mo na yung proper stack, siguro mga 25, tsaka natin subukan talaga ipilit. So what's going to be the answer? That's gonna be the question. Sino ang mas magandang scaling between these two, right? And we'll answer that later kasi right now, talagang pinabwersa ng NXP to keep going here on the bottom. I'd say yung scaling talaga dito is favoring the side of NXP Solid. Dahil for the sole reason lang na may Balmon dito yung Onyx PH. Interesting. Diba? So yeah. Parang kasi nag-fall off talaga yung Balmon sa late game. And if you think about it, almost every time, parang yung ultimate lang talaga, pagdating ng mga bandang late game na, yung ultimate na lang ni Balmon talaga yung halos nagmamatter. Kasi exactly pataas right yung buhay, papalo niya yung lethal counter, pagka nagawa niya yun, it's going to deal a lot of damage. Yep. Pero aside from that, yung tipong iikot ka lang, parang hindi na siya nagmamatter. It's not enough. Kailangan bilisan konti ng Onyx PH yung kanilang pag-accumulate and kailangan they need to win team fights finally because right now, wala pa silang napapanalo. That is a free zero para sa NXP with a 1k gold lead at 5:45. Agad na ng pwesto dito ng Onyx PH, sila yung mauuna dun sa may turtle. Habang nandito sa likod naman, si MB, may heptasis na siya. Pwede niya mahuli dito si Ling dun sa pwesto kanina si Wise, pero si Wise na-realize niya din na, pasan si Johit? Bakit parang nawawala si Johit sa gilid? So bumalik din siya dun sa may pwesto ng kalaban. Tempest of Blades, ginamit nila just to clear the wave and get less damage. Minimal damage dun sa barrage na pinapakita dito ng NXP Solid. Nakita lahat ng pwesto dito ng side ng Onyx PH and Jay dito. Wow. Kukuyugin para hindi siya makapag-steal ng turtle. Hirap na hirap mag-back up itong sila Dilar at Iyakno dito sa Onyx PH. NXP kinukuha lahat ng gusto nilang kunin sa mapa at konti lang ang bawi na nagagawa ng Onyx dito. Hindi ano, hindi kinakaya ng Onyx PH yung ikot dito ni ano, Yawi, Hurricane Dance.
Parang kapag sila yung mag-initiate, there's always a threat na matulak sila pabalik. Pero kasi, naniniwala din ako na katulad lang, pwede rin kasi ang trend dito is sa early game talaga, malakas ang NXP Solid, tapos makakahanap ng opening na naman yung Onyx like PH. Right now. Like right now, pwede nila i-convert to into a turret, and this is a step in the right direction. If you're an Onyx fan, you should be happy kasi makukuha na nila yung unang turret nila. At least, meron na silang parang safety point, or nabawasan nila yung safety point ng NXP Solid dito sa may mapa. And the Goldie is not that big, right? It's not like sobrang laki na ng lamang. They are... nice dodge there. They are still in the game. Especially, all you need to think about is yung itemization din, yung Wise and H2O. Obviously, H2O, busog na busog sa buffs. Mm. Diba? That's a big difference between these two carries. Pero, this game is still a battle in the scaling. Dun sa may taas naman si Balmond, wala, nag-scale lang siya. Tamang ikot lang talaga. And, yun yung ano dito eh, yun yung isang magandang factor dito for Balmond, na pwede siyang mag-dive doon sa may... mag-dive doon, papunta sa tier 3 turret. Uh-huh. Yung gitna ng tier 3 turret, tsaka ng tier 2 turret dito, sa top side. Tapos ikot-ikot lang siya doon to cut the waves. Yep. And I think hindi wala namang ibang nasasagot NXP doon unless magpato sila ng tatlong miyembro para hulihin siya. Mm-hmm. And Dilar dito, kinuyog na siya sabi ng apat na miyembro. Apat pala, kulang pala tatlo. Kailangan apat. Apat na miyembro ng side ng NXP Solid. Kakasabi ng... Turtle ang next objective for the side of NXP Solid. And si MB, bababa siya doon. He will get that turret. Understandable. Habang pro-protectan naman nila H2O yung mid lane nila. Yep, H2O, only turtle buff sa larong ito. Yun ang huling turtle at sa kanya pa rin napunta. That means sobrang busog na busog talaga ang Yi Sanshin na to. Level 13 versus level 12 ni Wise. That's not bad. 3-0 and 2 and more towers on the side of NXP means mas mayaman ngayon ang blue. Yawi pumasok dito. Kaya ba nila i-burst out to? Yun ang tanong. Jay dito napalipad pero eto ang counter initiation for the side of Onyx PH. Nahuli sa gitna din sila Chester pero makakalipad sila. Renny Jay, kaya niya ba umalis? Yes, he can. Yep. At si Ling dito wala dun sa laban na yun, ha? Wala sa laban hindi na yun. Hindi din siya nag-participate dun totally. I mean, nandun siya sa area pero hindi din siya nakipag-participate talaga. That means that they actually had more chances to get gold habang nangyayari yung laban na yun. At syempre, yung members naman ng NXP is nagiging busy din makipaglaban. Now, ang problem is, lamang na lamang pa rin ang gold na NXP kahit na they are losing one members, two members, some farming time. NXP are still holding on to the lead. Maganda yung pagiging agresibo kasi ng NXP Solid dito, papansinin mo. Pero kasi yung Onyx PH, may maganda din silang ginagawa. Kapag kakunyari, naging agresibo yung NXP Solid, makakuha sila ng isang kill. Ang gagawin agad ng Onyx PH, tinatry nila makabawi ng isang kill o makikipag-trade sila. That's right. Ngayon kasi, sabihin na lang natin na hindi talaga pumapabor ang mga bagay-bagay sa mapa or sabihin natin yung net worth, mm-hmm, yung turret, para sa side ng Onyx PH. Pero kasi, dito ganito bumawi eh, sa mga ganitong setup, na kailangan unti-untiin mo yung mga bagay. Hindi mo pwedeng sabihin na, taka, panalo tayo ng isang malaking teamfight agad. Yun na yun. Yun na yun. Oh, hindi talaga. It's progressive siya eh. Hindi siya isang bagsak. Lordo. For facing a lot of damage, and Cursing Touch will be the one to finish him off mula dun sa passive ni Yu Zhong. And the tower is going to be... Talaga tinagabaho ng todo. Neto. And yung regeneration ng mga heroes ng NXP tulad ni Renny J at of course, yung lifesteal ni H2O. Okay, so ito NXP Solid. They are getting the Lord. Ito yung ano eh. Ito yung pinaka-importanting. Here we go. Pinaka-importanting objective dito sa may mapa. J dito going 1v1 with MB. At ang ginagawa lang ni MB dito, itulak ng itulak si Wise. And he's trying to get a kill on Wise. Flicker will be unloaded. And that is going to be a Yakno dito. Kaya niya ba tumakas? Nandun yung Cyclone 9. Yep, and I think that will be fine here for the meantime. Good advantage na nakuha ng NXP Solid with taking that Lord 1v1 lang laban kay H2O nakuha niya. And there is no answer for Onyx for the meantime. So, ito yung magiging sistema muna natin dito since nakuha ng NXP Solid yung Lord. Uy! Nawala lang si Chester! Malaki yun, ha? They can freely take down this Lord na hindi sila nag-iisip na merong Feather Strike dito. That was a good play from Iyaknu.
Chester, alam naman natin na nandun siya sa pwesto na yon just because he's getting information. Pero kasi at this point in the game, lahat na ng mga brushes, chinecheck na ng mga kalaban eh. Oo, unti-unti na talaga. Nagiging lumiliit na ang mundo. Pero for the meantime, sumasakit naman din ang bawas. Mm-hmm. However, H2O is just so scary right now on the Isan Shin. Pasok na naman Yawi with the pickup on the Venus. Stun on three! Jay dito, kaya ba siyang dakapan ng mga kakampi niya? Tatumba dito si H2O Wise. Yung damage output ni MB dito, napakataas! Oh! Ay! Na-miss! Hindi on tumama. The lethal counter! Hindi tumama yung lethal counter doon. But, for Onyx PH, kahit man hindi tumama yun, depensa is real. Na-depensahan nila yung base nila. So, ibig sabihin, yung minions, hindi makakadikit doon sa torre, walang push na magagana for NXP Solid. It's all good. Yeah, they, masaya na sila doon. They were not able to secure all the kills, pero nahuli nila sa H2. Let's have a look at the Gillette Instant Replay hashtag Shape the Day. Jay, beautiful Raging Sandstorm. I would say this is the follow-up AoE damage yung mga bilog-bilog na sinasabi mo po kanina. Mm. It did come into play. Alam mo, ito si Jay, ganyan talaga yung ano eh, ganyan talaga yung nature niya. Napapansin mo, parang talagang the isang big malaking... The big plays, you know? The big playmaker. And kung aalalahanin mo, way back season 3, yung tinawag ganun natin din siyang Kajay, siya talaga yung nakakakuha ng mga malalaking ano eh, Divine Judgment. That's true. No, Chester. Kung doon shake and bake doon, kala mo talaga naman basketball player eh. Dillardo, he's in trouble again. Grabe dito si naman, tatapusin ni Rene J with Cursing Touch in the Dragon Form. Dragon in form. Wise, hindi makapwesto, forcing on at PH to back off. Mm-hmm. Rene J. Yung damage output niya dito, napakataas. Yung sustain niya dito is good. Si Wise, Onyx PH, si Wise, nandun sa may baba. And he is trying to secure etong turret nila sa may bottom lane. Yep. On NXP Solid, this is one way to get their attention. Automatic yan yung isang paraan para mapaback ang NXP Solid dito. Kasi kahit sabihin na natin lamang dito ang NXP Solid, ayaw pa rin nilang mawalan ng torre kahit pa paano eh. Totoo yun. You need to be safe. There are lanes that you need to control pa rin para safe yung maging push nyo. Diba? Kailangan kontrolado nyo yung other waves. Pag problema, dumidikit yung waves ng kalaban sa torre mo. Kailangan mo titigan, kailangan mo bantayan eh. Hindi pwedeng clash lang ng clash, di ba? Mm-hmm. Rockheart, 40 seconds on the Lord. And that is going to be an important Lord. Yep. Kasi that is the level 2 Lord. That's that is right. Going to be enhanced kapag lumabas. Pero Yawi dito is the next target. Wise going in. Tempest of Blades catching Chester. Out Chester. And here comes the knockout. Yawi dito nahuli. Pero nandun si may Iyakno. Catching out H2O. Whoa! And the collapse is there. Oh on my god. PH. One fell swoop. One fell swoop, ladies and gentlemen. And they're still going there. Rene J, 2v3, 2v4. Laban sa Onyx PH. Hindi pa rin sila susuko. Lord is going to be the next target here for sure. No more Dragon Form. Lumilibad pa rin si Wise. Tempest of Blades. Under that Dragonid will be thrown back and the rest of the team is fighting. Rene J dito will be executed. Dito, counter is there. Magmi-miss yung ultimate dito ni Venus. MB will go down. Immortality will be pop. Wala siyang flicker to get away. J, onto the middle lane. Will the Lord be taken here for the side of Onyx? Papunta na sila doon. That's gonna be the next target here. Onyx PH are going for the Lord. NXT Solid, kulang ng dalawang miyembro. Kakabuhay lang din nila H2O out of position to take the steal. Uy, ang ganda ng Mountain Shocker na ginawa dito ni H2. Grabe yung damage output na nabigay, pero they go in for Yawi. Yawi na parusahan dito. Hindi ka pwedeng humarap masyado at that point on because everyone is just expecting someone to contest that Lord. Ganon ka-importante yung Lord na kahit yung buhay mo, basta mapakuha mo lang yun. Kailangan iba to mo. Kailangan mo iba to. Basta hala, ma-reset mo. Si Dillard! Si Dillard! Ito na naman tayo eh! Ito na naman tayo, Dillard eh! Here we go! Lord goes in! Lang Lord, NXP Solid! Makakapag-defend kaya sila dito. Rene J pumasok doon sa loob. The stuns are real. Farsa dito with a feathered airstrike. Kaya ba nilang depensahan? Ito ang tanong. Onyx PH, are they gonna go straight for the base? Yawi dito with the hurricane dance. H2O going 1v1 with Wise. Yawi? Kakayanin ba? H2O, Yawi, Chester, sila ang nagdedepensa dito. Tumba yung dalawang membro nila. And they will be able to stop the push on top and mid. Pero paano yung baba?
Minions are now on the tower. Chester all alone. Yakko going in with the flicker. Lethal counter will connect. H2O will go down. Yowie Dito is the last man standing. Immortality popped, and that is going to be a 2-0 favoring the side of Onic PH. Curse is over, and they will get the win. Onic PH looking like they're back on form. Man, oh man. Adjustments on the fly. Onic PH dito. Yun lang ginagawa nila eh. Kasi, totoo lang, nahahawakan na NXP Solid yung early game. Hawak na talaga nila. Hawak Piling na nila. Gusto nilang tapusin ng dulo eh. They were near the towers, but they were near the inhibitor turrets. Pero sa totoo lang, nakita mo, yun, know, natatakbo na din doon. Si Willie, nagtatakbo. Oo, natatakbo na sila. Pero alam mo, considering what happened there, ito lang yung